Sarap ba kayo dyan mga kasa? Alas 5 pa lang ng umaga ngayon eh. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nag-resign ako sa trabaho without any plan kung anong gagawin ko after. Basta ang pinaka-plano ko lang, iuwi yung mag-ina ko sa Pangasinan. Sa loob ng 10 taon, hindi ako naganap ng ibang trabaho at tiging loyal ako sa isang kumpanya. Sobrang nag-enjoy ako. Sobrang nagustuhan ko yung pamumuhay ko doon. Sis, lika. Sis. Sis, sa mga dahilan ko kasi yun eh. In 10 years ko sa work, parang 10 years lang na parehas lang nangyayari sa buhay ko. 10 years lang na paikot-ikot at paulit-ulit na sirkulo. Every 15 days, papasok ka, gagasolinahan ka ng trabaho para sipagin kang pumasok. Is okay naman, okay talaga yun. One day, naisip ko na lang na mag-resign, ipasa lahat ng requirements, mag-clearance, at try ko kumita sa mga racket na ginagawa ko tulad ng panghihilot. Wala naman nagsasabi na hindi okay yung trabaho kasi sobrang dali niya. As in, sobrang dali at sobrang laki magpasahod. Paano ba ito sisimulan? Siguro pakita ko na lang yung paligid. Magulo, mas magulo kaysa dati. Magulo. Wala na halos gamit. Nililigpit na ako. Unlike dito sa Pangasinan kasi, sa likod bahay pa lang nila, meron ng part dito na garden na pwede ka nang, ayan, pwede ka nang lumabas, lamigin sa umaga. Tapos bukid pa yung gilid, bukid pa yung likod. May bamboo sa likod, may mangga, at meron pa tayong iba't ibang tanim sa gilid. Totoo lang mga kosa. Very painful experience sa akin itong ginagawa ko ngayon na transition sa buhay namin. Kasi ngayon naglilipat kami from Baguio to Pangasinan. 10 years ako nakatira sa Baguio City. 10 years ako nagtatrabaho sa Moog Controls Corporation. In 10 years, napamahal na ako sa Baguio. Dito na yung buhay ko. Sa 1/3 ng buhay ko, nandito na. Kasi 20 ako nung umakyat, tapos 31 ako ngayon. So parang 1/3 ng buhay ko, nandito na. Ang hirap, ang laking transition nito para sa amin, para sa akin lalo. Na sinuko ko yung lahat, sin lahat eh, trabaho or job security na may magandang pasahod. Dito sa Baguio nagagawa ko rin yung ito, mag-vlog tapos maghilot kasi dito maraming customer. Nagagawa ko lahat yun dito sa Baguio, pero sinuko ko lahat yun para sa bigger plan. Kalayaan. Siguro karunungan na rin. Mabigat. Mabigat. Mabigat tong decision. Sa sobrang biglaan nga ng plano, biglaan na lang kaming nag-decision na mag-resign. Magpasa ng resignation paper. Umalis, magligpit ng gamit. At di na bumalik. Biglaan na lang yun. Biglaan na lang lahat yun. Binabago ko kasi yung body clock ko na sobrang maga magigising para mga 8 or 9 ng gabi, matutulog na kami. Hindi naman. Try ko rin mag-edit ngayon kasi ang tagal ko lang hindi nag-edit. Kawawa naman yung chops, bowls, and noodles kasi tagal na nakatingka sa akin yung video nila. Nag-decision na lang ako na bahala na si Batman dun sa magiging plano namin. Bahala na ako nung mangyari. Bahala na kung may makakain at bahala na kung anong sasabihin ng mga tao sa amin. Basta nagdesisyon kami na sige, try natin. Sa 10 years naman, nagawa ko na nagampanan ko na yung buhay ko bilang empleyado. Parang nabayaran ko na yung course ko na inaral ko sa school. Parang ganun. Kahit papaano nakabawi na tayo sa magulang.
Salamat. Tanto kadili mo, naglalakad na ako sa labas. Alasin ko ng madaling araw para lang pumakit. Kasi tatlong oras halos yung biyahe natin pa. Mahirap magdesisyon, lalo wala akong plano-plano kung anong next na gagawin ko. Naisip ko nga magtinda-tinda, kung ano-ano. Pero, tinan natin, wala nga kaming pinagsasabihan kung anong gagawin namin. Basta ginagawa na lang namin. Kita niyo naman sa mga past vlogs na tatanim ako ng kung ano-ano. Tinatry namin maging ano, self-sustaining. Tinatry namin na makayanan lahat at magawa kung ano yung kaya namin gawin. So talagang trabaho ko kung saan ako nakakapunta eh. Iba't ibang lugar. Ito na yung trabaho ko ngayon. Mahirap sa totoo lang. Ang hirap magdesisyon na magre-resign ko sa trabaho na high paying job. Sa totoo lang, sobrang ganda ng company na pinasukan ko. Meron akong more or less 700,000 income a year plus medical, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, rice allowance, free food. May mga training pa, pre-training. Sobrang hirap alisan ng ganun kasi sobrang ganda ng benepisyo. Ang laki magpasahod. Ang dali ng trabaho. Kasi systematized ang trabaho eh. Kumbaga, magagawa mo siya basta magda-training ka lang ng maayos. Bago ko sa Baguio dito yung tambahan eh. Melvin Jones Grandstand. Namiss ko rin to ah. Namiss ko rin. Siguro sa loob ng 10 years, ang naisip ko lang wala sa akin is yung kalayaan ko. Kalayaan ko gawin yung mga gusto ko o kalayaan ko gawin yung mga bagay na dapat ginawa ko na ganun. Ewan ko ah. Sa 10 years kasi, siguro na burnout lang ako. Kasi 48 hours a week. So, meron kang 6 days na tagi 8 hours na trabaho. Maikli lang yon sa totoo lang kumpara sa ibang trabaho. Pero kasi, isipin nyo, Monday to Saturday, papasok ka ng work. Sunday, hindi mo rest day yun eh. Preparation mo lang siya para sa Monday. Yun yung totoo dun. Plus, sa 8 hours a day, hindi naman 8 hours lang kakainin sa'yo ng work eh. Binibili ka niyan 2 hours before your work, saka 2 hours after your work. Kasi magpapagpag ka pa ng mga naiisip eh. Yung iba pa nga mas mahalala eh. Kasi alam mo yun, 2 hours before work, nandun na yung isip niya sa trabaho. After work, ay kasama pa nila yung mga trabaho nila. Tapos, kakain sa labas. Alam mo yun, kaysa kasama yung pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko lang sa sarili ko na naubusan ako ng oras. Kaysa kasama dapat yung pamilya ko sa gantong oras, hindi ko sila kasama. Isa pa siguro malaking factor ko kasi is, nag-iisip ako kung saan kami pupunta, kung anong gagawin namin every weekend or every long weekend. Sobrang nag-aantay ako sa ganun. Sobrang nag-aantay ako na, uy, sana mag-Sabado o mag-Linggo na. Sana mag-long weekend na. Sana makapagliba ako ng gantong panahon. Sana ganito. Kaysa maghanap kami ng araw kung kailan kami makakatakas. Hindi na lang gumawa kami ng paraan na kung saan hindi na namin kailangan tumakas sa araw na yon, sa panahon na yon. Kumbaga mag-ano na kami, gumawa na kami ng way na gusto namin yung ginagawa namin. Gusto namin yung kahit anong araw sa isang linggo na nagtatrabaho kami, hindi namin kailangan tumakas. As of now, wala pa rin kami talagang maayos na ginagawa. Nagtatanim lang kami. Ginagamit ko lang yung pera na naipon namin. Saka nagpapasalamat ako sa suporta na binibigay ng magulang ni Warden natin kasi syempre full support sila. Siguro sa sunod na araw, ikukwento ko kapag meron na kami nagagawa, meron na kaming ginagawa at meron na kaming naisip na paglalabasan ng enerhiya o ng bagay-bagay na gagawin ngayon para maging mas exciting yung buhay namin. Sa mga tao na feeling nila naiipit sila sa
sa corporate world sa 8 to 5 o 7 to 3 o 9 to 5, 9 to 6. Kung kaya nyo ha, kung kaya nyo mag-sustain ng buhay within 6 months sa savings nyo, try nyo mag-resign. Try nyo manirahan ng 3 buwan na walang trabaho. O kung meron kayong trabaho na pumapayag silang mag-absent ka ng 1 month, try nyo yun. Tapos, isipin nyo kung gusto nyo pa bumalik. O kaya magpalit kayo ng environment ng trabaho. Kung lagi kayo nasa office, try nyo mag-delivery rider. Kasi totoo lang ano eh, yung kasiyahan mo sa contentment mo sa buhay. Siguro masyado lang tayo napupush na ano eh, na ng consumerism, na dapat consume, dapat meron kong ganito, dapat meron kong ganyan, dapat ganito ka, dapat ganun ka. Siguro masyado lang tayo napupush sa ganun eh. Kasi siguro dapat magtrabaho tayo, magtrabaho. Laging gusto natin, fastest car, fastest transportation, fastest cellphone, beauty products sa ganito, beauty products sa ganyan. Na hindi na nga tayo makatulog ng maayos sa gabi. Kaya, yung gusto ko ano, ibaguhin sa buhay namin. Makatulog kami ng maayos, maging tunay na masaya. Kapag nag-resign ka, hindi ka naman talaga mawawala ng problema. Hindi ka talaga mawawala ng problema pag nag-resign ka. Ang dami mo magiging problema eh, pero magbabago lang. Ang dami lang pagbabago, ang daming magiging ganap sa buhay mo. Makapag-focus ka sa anak, maaga ka magigising, maaga ka matutulog, naalaga mo yung alsugan mo, nakapag-exercise ka. Marami pang iba siguro. Tingin ko sa mga ganap namin sa buhay ngayon, marami pang susunod at marami pang mangyayari. Itatry ko na ikwento yung iba sa mga susunod. Ganito lang mga kosa. Siguro, comment kayo sa baba kung gusto ko yung tanong. Tapos, kulitay natin, sasagutin namin lahat yan sa mga susunod na araw. Kasama si Warden. Ganito lang ako sa gawa lang ng gawa para may mababalikan. Boom. Ang dami niya, no?